Dahil boring yung lola mo kayo, bibigyan natin siya ng pag-iisip. Nakita ko lang to, tapos naalala kita. Kasi di ba? Madalas nangyayari ito, madalas mong nararamdaman. Hoy, ikaw sabi mo ako. Ano ba pinakamasakit? Ano bang masakit? Yung sinisin yung message mo pero walang reply? Or hindi niya sinisin yung message mo pero online siya? Huh? Ano yung masakit? Yung sinisin niya... Masakit ba? O ano yung ano nakaka-offend? Oh, nakaka-bad trip, nakaka-offend. Kasi syempre, di ba, may jowa ka. Yung sinisin yung message mo, pero hindi siya nagre-reply. O hindi niya sinisin yung messages mo, pero online siya. You know what? In that scenario, in that case, there's a lot of things that you need to consider. Kasi, depende rin kasi, what is the topic before that question? Kasi, maybe, nag-away kayo, and then ayaw niyang pahabain pa, ayaw niya yung sinasabi mo. So, nasin niya, nakita niya, pero ayaw niya mag-reply just to prevent yung mas malalang away. Kaya umiiwas siya. Na, kaysa mag-reply siya na mag-away kayo, tahimik na lang siya, hindi na lang siya magsalita. Eh, pero kung hindi kayo nag-away? So, yun yung... Wala. Hindi, kaya nga, depende sa sitwasyon. Kung hindi kayo nag-away, tapos nasin niya, intentionally, he doesn't want to reply you kasi ayaw niya or hindi, wala siya gusto. So, ibig sabihin, bad trip yun kasi nasin mo tapos wala ka man lang ano. Kung hindi mo gusto yung topic or hindi mo gusto yung sinabi ko, then just tell me kung ayaw mo, we'll change the topic or bakit. Or pwede rin kasi na magka-chat kayo or mayroon na ano tapos naka-open tapos, naka, kasi ako normally lagi ang ganyan eh, nag-chat tayo diba sa GC. Akala nyo gising ako kasi nagsisin ako pero nandun lang pala sa GC tapos natutulog na ako, nandun lang sa GC natin yung messenger ko. Tapos diba yung lahat ng phone ko hindi naman siya automatic nag-off kasi... Pag nag-upload tayo, pag nag-off, nawawala yung pag-upload, diba? So, lahat ng phone ko, lahat ng gadget ko, hindi siya nag-automatic off hanggang sa malobat na lang siya. So, naka-on siya doon. So, maybe nag-ganon. Pero basta kagabad trip yun kung pagpipilian natin. Kasi, yung ano naman, yung hindi niya na-seen, tapos online siya. Online. There's a lot of possibility kasi na online siya kasi naka-on yung wifi, naka-on yung data, lang ganyan. Eh. Pero naramdaman mo rin yung inis na... Nakakainis kasi online kasi... Tapos, ang dami mong message. Oo. Pero pag ganun, kasi sa amin ni Gio, kasi once online siya, tapos di ako, pag once online siya, tapos di siya nakapag-reply, tulog yan siya, or may ginagawa, or nanonood ng movie, or nag-charge. So online na siya kasi naka-on yung data or wifi. Kasi once mag-chat kasi ako, nag-reply kasi yan siya pag nag-chat ako. Paano mo siya napapareply? Yung alam mo na, magre-reply to. Kapag ito yung sinabi ko, ito yung ano ko. Depende kung intentional nga kasi paano siya magre-reply kung nanonood siya ng movie. Pero kung ayaw niya mag-reply tapos online siya tapos nakita niya nag-chat ako tapos nilolong press lang, in-unsend ko yung message. Atas tsaka siya... Or nag-send ako ng like. Atas bigla siya magre-reply. So, ano yun kasi nanonood ako ng movie or no? Okay. Para makuha mo lang yung attention. Taray. alam niyo na ha. Boring ka ba? Ikaw, paano mas masakit? Yung... Inaya mo siya pero ayaw niyang pumunta because ayaw niya kasi or nag-oo siya pero bigla nag-cancel kasi meron siyang ibang lakad o may laro. Well, depende kasi sa sitwasyon. Tulad niya, may laro siya. Tapos, ang usapan talaga is pupunta siya. Eh, hindi rin naman siya pwedeng tumuloy kasi may ibang dapat isaalang-alang. Tutunin natin ito. Ano yung ba?